What's up mga katropa? Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel, The Working Girls of Hong Kong. So for today's reaction video guys, magre-react kami ng vlog ng Mardy TV. So congratulations kasi diba at least alam mo natin na sa kanilang dalawa tong channel na to. So pinalitan na from marianogtv to cindytv. So ito yung vlog nila na hindi mapapatawad, ayudang nawawala na saan na. Ayuda, saan na daw kasi. So, ayun, so excited na ako kasi kasama ko ang buong tropa. Yes guys, so diba medyo matagal-tagal talaga kami na hindi kompleto. Minsan silang dalawa, minsan silang tatlo. Feeling ko ako yung palaging wala. Hindi ko alam kung saan ako palagi. So, pero guys, at least ngayon nagpapasalamat kami kasi medyo maaga-aga. So, naging kompleto kami apat. So, sana huwag talaga kayong magsasawang sumuporta sa amin. Araw-araw pa nung hindi And po sa mga bago po sa YouTube channel namin, please do subscribe. And of course, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Mardy TV. So, ready na ba kayong mag-ano kasi parang ano to, mainit-init na issue na to yes. No? Excited na ako malaman yung buong katotohanan. Yung ayuda pa naman talaga sila sa Kaya nga. Okay. So, credit po sa Mardy TV. Please do subscribe to their YouTube channel at lagi natin sila ang supportan. So, simulan na natin. Yes, guys. Ay, kung nasaan man po kayo, mag-iingat po kayo. Okay, so, simulan. Yeah, let's start. Parang dating sa amin, hindi na kayo naawa. Pero yung isa, hindi ko siya mapapatawad. Siyempre, ano yun eh. Parang sinira niya yung buong pagkatao ko. And so, i-react lang po namin kung ano pa yung mga sasabihin nila yan at hindi kasi hindi naman natin sila kilala personally, no? Lalo na yung mga na... Yung sarang pumansin sa mga nangyayari ngayon, syempre, natabahan yung ano eh, yung pagkatao ko dun. Kaya syempre, di tayo lahat, ng tao, hindi natin may iwasan yan na may manira sa atin, may humila sa atin pababa. Hindi natin may iwasan yan. Siyempre, ano kasama na sa buhay natin yan. Ang lungkot naman ni Cindy. So, siguro. Sabi nasaktan niya. Kung may iwasan yan, nasa sa'yo na yan kung iiwasan mo o hindi. Kasi ikaw yung magdidesisyon sa sarili mo kung paano mo iiwasan yung ganyang nangyayari sitwasyon. Pero sa ngayon, hindi ko ano eh. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Kaya madami akong nasabi. So yun lang. Unang-una sa lahat, magbigay ng tiwala ng 100%. Ayun siguro. Tsaka matutong tumayo sa sariling pa. Sa totoo lang, marami na kaming naririnig ni Mariana G na mga sinasabi before. Kahit nung dun pa kami nakatira. Kaso nga lang, mabait to eh. Lagi niya sinasabi sa akin na, babe, huwag kang ganyan. Dito nga tayo nakatira eh. Lagi sinasabi ni Mariana G sa akin yan. At ako, syempre, lagi ko siyang kinukonsider. Lagi kong kinukonsider na oo. Oo nga pala. Dito tayo nakatira. So parang pakiramdam ko noon, nawalan kami ng karapatan na magsalita kahit alam namin na may mali nang ginagawa sa likod namin kasi doon nga kami noon. So ibig sabihin, alam na nila noon doon pala sila. Ang hirap na alam kami. Na nila noon pa nung nandun pa sila, pero tinitiis nila kasi 'di ba parang ayaw nila ng gulo, ganyan naman talaga 'yun. Ano natawag kasi doon yung pakikisama at papakumbaba. Pero si Cindy talaga ang tumataba. Pinakatira. Pero ngayon, sa akin, para sa akin, kung paano namin maiiwasan to, huwag magbigay ng 100% na tiwala. Di ba, babe, no? Tsaka matututo kaming tumayo sa sarili namin pa. Never na namin gagawin ulit yung kami sa ibang bahay, kahit offer pa ng kahit sino, kahit offer pa ni ganito, kahit offer pa ni ganyan. So, yun ang sa akin. Totoo bang, pag pupunta o may bumibisita sa inyo, kailangan may iabot? Hindi. Marami naman pumupunta sa amin. Hindi naman kailangan may iabot. Siguro doon sa gumawang kwento na yun, ano siya? Isa siyang hangal.
So parang ibig sabihin na parang pinagkakitaan niyo. Base lang po sa ano nga, no? Kahit walang dala, tinatanggap namin, no babe? Ayos lang pag may dala, pero hindi namin sinasabi sa kanila na magdala sila. Uy, pag pumunta din sa amin, magdala ng ganito, magdala ng ganito. Hindi namin, ano guys, hindi namin inaano yung mga bisita namin na sila yung mag-obliga. Oo. O, kami yung gagastos, hindi sila. Okay. Sa mga nagsasabi na manager o may humahawak sa amin or manager namin yung tao na yun, hindi. Never kami ano. Kasi nga guys, ano, tapos na nga po ako, ano. Magpahawak. Magpahawak. Na, eh, yun lang. Na ano ako guys, mga natuto na ako. Takot na akong maulit yung dati, pero siyempre ayaw niya na yun. Ngayon guys, never walang magpapawas na lang kami sa ano, sa sarili namin. Hindi kami na, pag na ano guys, may nagawa pero sa amin. Hindi kami para umaasa sa iba na paangatin kami, ayaw namin ng ganun. Gusto ni Marianogy, umangat kami sa sarili namin hirap. Kaya sa mga manager, medyo ano kami dun, hindi kami open sa ganun. Maganda din kasi pag mag-solo lang, yung kamila lang. Walang umahawak sa amin at wala kaming manager. May nagawa pero sa akin, ano, may paperman daw ako kaso sabi ko. Sponsorships din, pero sponsorships hindi. Sponsorships guys, pero ayoko kasi. Endorsement, pero hindi. Natatakot ako sa permiterma. Ang masasabi ko lang sa mga taong tumira sa amin, patalikod, gusto ko lang din sabihin sa inyo na thank you. Kasi at least sa ganung paraan, sa ganung way na ginawa nyo, nalaman namin agad kung ano yung mga tunay nyong pag-uugali, kung ano yung mga personality nyo. Kasi kung ano man ang lumabas sa bunganga mo, nagre-reflect yun sa'yo. So, nagpapasalamat ako kasi nakilala namin agad at nakita namin agad kung anong mga klaseng tao yung mga nakapalibot sa amin. At least, may iba namin yung direction namin. Pwede kaming mapunta sa mas magandang way ng kahit hindi na kayo kasama is maganda yung path na patutunguhan namin. Ayun yung sa akin. Tanggap nyo ba na yung para sa inyo nabubulsa na iba? Kaya na yung ayuda. Ayos lang yan. Ayos lang yan sa tanggap na. Hindi naman kami after sa pera. Ano? Yung ganito. Ito sasabi ko sa inyo guys. Sa totoo lang, hindi maganda yung ganun. Yung, halimbawa, buti kaya mong gastusin mo. Ganun hindi para sa'yo. Hindi na ako konsensya. Tapos, may binigay sa'yo. Ako nakatanggap. Tapos, hindi ko binigay sa'yo. Kasi nagustuhan mo yung bagay, sinarili mo. Oo, hindi ko binigay sa'yo kasi nagustuhan ko yung ganitong bagay kasi ang ganda mo. Parang ano, ang ganda niya sa'yo. Gustong-gusto mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Siguro, sa akin na lang ito, hindi ko nabibigay sa kanya. So, syempre, ako yung ano, Hindi naman ikaw magiging masama, di ba? Ako. Pag nalaman mo na yung natanggap mo na hindi nakapunta sa'yo, syempre, ano yun mo na ako. Syempre, nakakalat yan. Tapos ngayon, ako yung magiging masama. Pwede akong tawagin magnanakaw. Pwede akong tawagin bolsalero. Pwede akong tawagin yun, no? Most of all, pwede kang... Sakim. Pwede kang makasuhan. At pwede kang makasuhan. Pwede makukasuhan kasi yung bagay na yun, binigay sa iyo, di sana. Yun lang. Para sa akin, tanggap na. Tanggap ko na yung para sa amin eh. Napunta sa iba. Kasi kagaya ng sinabi ko, hindi naman kami after sa pera. Alam niyo kung saan kami worried. Sa mga nagbibigay ng suporta na, yung talagang suporta na nawawala ng gana kasi ang sinasabi is hindi kami marunong magpasalamat. So, ang lesson na mabibigay ko dun is, huwag mo lang kunin yung hindi para sa'yo. May sobra man dyan, o wala, kung kasi para sa'yo man ang natanggap mo ng buo, dapat ibigay mo sa talaga masyari. Mainit kasi yung, pagpera talaga.
natanggap mo. Tapos ipinabibigay lang sa'yo. Tapos kung ano lang yung kailangan, ayun lang ibibigay mo. Tapos yung sobra, ibubulsa mo. Pangit ng gali yun. Pag nanakaw pa rin. Kasi hindi nga yun sa'yo. Ayun lang masasabi ko. Tsaka hindi dapat pakialaman ng isang tao o kahit ng sino pa o kahit ilan pa kayo yung buhay naming dalawa. Lalo na sa mga pagdating sa mga bagay, pwede kang magbigay ng comments, ng opinion, pero para panghimasukan nyo. Kaya naman namin, kaya naman namin tumanggap ng constructive criticism, sabi ko nga. Kaya natin tumanggap ng mga comments na mapamasama man, mapamabuti man yung kaya namin i-segregate yan, guys. Sana yun yung kasi kaya namin i-segregate yung good tsaka bad at yung pwede namin i-absorb. So, ganito kasi. So, hindi mo pwedeng panghimasukan kagaya. For example, bigay ako ng scenario. May nabasa kasi ako na paano kaya natin mapapagawa ng ganito, ng ganyan. Diba? So, kasi si Yano, pag sinasabi niya na, uy, babe, lagi ko sinasabi sa kanya, babe, yung pera mo ako. Ingatan mo, isawin mo. Sabi niya, anong pera mo? Sabi niya, siya sabi niya, anong pera mo? Pera natin, pera ko, iisa. Lagi niya sinasabi sa akin. Tapos kayo sa akin. So ngayon, mapasok kayo sa... Kasi kami guys, di ba at least mas nalalaman na natin yung totoong kwento sa Mardy mismo. Kasi syempre, ang dami ng lumalabas sa YouTube ng mga kwento. So, mas paniniwalaan din natin to kasi sila na mismo yung sasabi. So, syempre, di ba, hindi naman... Alam mo kasi yung hindi naman sa, lahat, 'di ba? Yung kadalasan kasi mahilig talagang maggawa-gawa ng kwento kahit baka mamaya. Para lang masiraan nila yung kapwa nila lalo na pag umaangat, ganun. Gagawa talaga ng kwento 'yan. So, pero at least 'di ba, nalalaman na natin yung buong kwento sa kanilang dalawa. Ayun. So, boundary. Lalagpas kayo ng boundary at sasabihin nyo na paano kaya itong ganito, ganyan. Dapat papagawa natin ng ano. Yung na-speechless kami guys kasi hindi namin talaga alam yung buong pera niya. Yung isa kanya lang. Wala kami sa mga group chat. Sa pera, hindi ako after sa pera. Pero after ako sa panghihimasok niyo. So, lumalagpas kayo sa boundary niyo. Ayun lang nasasabi ko. Meron yung kanta. Kaya ito may kanta. Hindi ko kakantay na. Nakuwento ko lang. Ito, hindi naman siya, ano, hindi siya yung, ano, astral doon. Hindi siya yung nagbubulsa, hindi siya yung nagnanakaw, hindi siya yung kumuha ng pera. Ito, ano siya, parang matipid. Matipid ng tao na to. Tapos, lahat ng humihingi sa niya, hindi niya, ano, pinapansin. So ngayon, nung namatay siya, walang pumunta kahit isa. Kasi, ganito kasi siya. Alam ng mga tao na ganito siya, kaya walang nakilabay sa kanya. Yun lang. One time pa, share ko lang guys, so one time pa na na-open kaming dalawa niya. Hindi ko sinasabi si Yano, kaming dalawa. One time, sabi sa amin, no? Gawin natin channel yung channel ko ng Team Matatag. Kami? Na... pa-question mark na lang kami, parang sa isip namin. Kasi ano yun, may YouTube channel yun. Ano? Kasi ako guys, no, sabihin ko, magbigay ako ng opinion. Ako, hindi ako gumagawa ng sarili kong YouTube channel. Kasi napofocus nga kami muna sa channel niya. Sa channel namin, para mapangat na. Ito yung mga guys, nabibigay kong asan araw. Huwag, ano guys, huwag tayong hanapak ng ano, kapwa natin. At huwag tayo manira ng kapwa natin. Kasi hindi maganda yun sa ano, sa'yo. Kasi ikaw din naman magaganda niya. Mahihirapan pagdating ng panahon. Siyempre siniraan mo. Mag-ano yan? Mag-backfire. Parang ano lang yun guys, paputok. Ano ba ang sinindihan mo? Siya nang ganyan na nang i-compare sa'yo. Siya, pag di pumutok, lalapitan mo. Tapos pag nilapitan mo, tsaka pa lang puputok. Ikaw din ang tatamaan. Ikaw din yung masasaktan. Yun yung ano, meaning yung sinasabi ko. Dahil ito lang din. Yung aral naman na mabibigay ko dahil sa mga natutunan ko these past few days,
Actually, ako wala naman akong pinagsisisihan sa mga nasabi ko. Kasi, yung mga nasabi ko is may pinanggalingan yun. So, may pinanghugutan yun kung bakit ko nasabi yun. Dahil sa mga nakita ko, dahil sa mga nabasa ko. Kasi actually guys, hindi man si Mariano yung focus nila sa pagtira. So ako talaga. Kaya yung galit ko, matindi. Hindi lang galit ko. Nakaso nga lang, naisip ko rin na kung ako magagalit lang, eh wala man na patutunguhan. Siguro dapat ibigay ko na lang yung sama ng loob ko sa nasa itas. Kasi alam nyo guys, mahirap kasi kapag nagtanim ka ng galit. Hindi ko naman sinasabing hindi na ako galit. Galit pa rin ako. Pero ayoko lang kasi dumating sa point na magpapalamon ako sa galit ko hanggang sa lumubog ako. So ayokong ganun. Kaya ang mabibigay ko lang na aral sa nangyari is kagaya nga ng sinasabi ng iba na sa mga taong kakakilala mo pa lang, kakikita mo pa lang, hindi ka dapat magbigay ng sobra-sobrang tiwala at hindi lahat ng mga taong nakangiti sa harap mo is nakangiti pa rin sa'yo pagtalikod mo. So kadalasan, ang mga taong nakangiti at maamo sa harap mo, eh siya pala yung lalamon sa'yo ng buo kapag nakatalikod ka. Kaya siguro, ito rin yung binigay na lesson sa amin ni Mariano G sa lahat ng nangyari. At ngayong nag-ano na rin naman kami, i-close na namin. Siguro yung galit ko, umuupa lang. Pero ano, nakatatak sa akin. Siyempre. Slightly lang. Nakatatak sa akin lahat ng ano, lahat ng ginawa nila. Siyempre, mas kinira kasi si Cindy. You need to stand on your ground. Para alam ng tao na hindi ka nila pwedeng kayang kayanin. Kasi pag hinayaan mong gawin nila sa'yo, yung bagay na yun, pwede rin nilang gawin sa iba. So kapag hinayaan mo sila na gawin yung bagay na yun sa'yo, ibig sabihin, uy, kaya ko pala to. Pwede ko palang tapakan to. Pwede ko palang ituring na basura to. So, hindi ako ganun. Hindi ako papayag na ganunin ako or ganunin kami dalawa. Ako, ano? Pero yung isa hindi siya mapapatawad. Nakasama na nila sa mga vlog nila eh. Siyempre, ano yun eh. Parang sinira niya yung buong pagkatao ko. Sa akin naman, sinabi niya sa ano? Ibang tao na ganto ka. Siyempre, masakit ako sa akin. Kahit hindi naman ako ganun. Okay? So, yun sa akin. Siguro, ano? Sa akin hindi. Mapapatawad. Okay, ba sila na nga doon? Sapat na yung nabasa ko. Sapat na yung nabasa ko na pinagmumura nila ako, pinalamon nila ako ng mura sa JC nila. Sapat na yun. So, siguro kapag humingi sila ng tawad sa akin, kaya ano, okay lang. Sige, iba naman yung case na yan sa case ko. Okay lang. Okay yan, si ano. Kasi hindi yan ang pagtanim ng sama ng loob at hindi naman siya masyadong napag-usapan dun sa nabasa. Pero, there's a certain thing na talagang nangyari na ikinasama ng loob niya. Pero ako, kung hihingi sila ng tawad sa akin sa kabila ng mga nabasa kong paninira nila sa akin, pagpapalamon nila ng mura sa akin, sa GC nila, hindi. Kasi lahat ng lalabas sa mga bunganga nila, kapag nakaharap sila sa akin, feeling ko ka-plastika na lang lahat. So, wala nang pumunta sa akin yung mga ganung mga salita para paniwala ako. Yun sa akin. And then, ayun guys, ano, yung challenge ko, pinagtong pangalan ng Mardy TV. Para ano na. Kasi pag Mariano lang, parang Mariano lang. Tumalabas sa channel na yun, dalawa kami sindi. Kaya, Mardy TV. So, ayun. Ang guys, yun ay malibigay na sa inyong opinion. Yes. At sa may natutunan kayo. Aral kayo, may natutunan. Close, at i-close na natin itong chapter na to dahil nangyari na yun.
Kasi na at least. Pinakinggan kasi namin mabuti kaya hindi namin masyadong ano sa mga ano. Kasi mas maganda kasi talaga pag sa kanila manggaling. May mga napanood na kami actually sa mga YouTube. Kaso lang mas maganda talaga pag galing mismo sa kanila. Pero ang nakakatuwa dito eh klinos na nila, di ba? Sa next chapter ulit sila na ano, buhay nila, di ba? So yun na nga guys, di ba? Habang nabubuhay po tayo, hindi talaga maiwasan yung mga ganyan, lalo pag nakikita nilang umaangat-angat ka. Parang lahat, kahit sa pamilya, di ba? Parang lahat gagawin nila para hihilain ka na naman pababa. Pero isa lang din natutunan ko sa ganyan, no? Yung huwag kang paapa-apit, tapos lumaban ka. Kasi pag yung parang tatahimik-tahimik ka lang, parang lalo ka nilang aanuhin eh. Ay, kaya-kaya, sabi nga ni Cindy, ba? Ay, kaya ko to, pwede namin ano yung gusto. Ang masakit kasi dito, ate, syempre, mga kaibigan niya yun. Ano mismo? Parang hindi mo inakala na ganun pala yung ginagawa sa'yo pag nakatalikod ko. So, naiintindihan ko si Cindy dito, tsaka kay Yano. Lalo na kay Cindy kasi siya yung binalatan. Oo, siya yung naging topic doon. Siya ka pinaka-worst na kasama mo sa isang bahay. Gaya nga ng sabi nila. So, ha? Hindi ka talaga... Ako nga, hindi ako makapaniwala na ganun. Kasi nag-react kami minsan, di ba? Yung kaya mo sa mga na-prank na ganun. Tapos, nagandahan pa naman ako doon kasi akala ko talaga. Pero, ganun talaga. Hindi mo... Hindi ko kasi talaga sila kilala personally. So, wala akong masabi. So, nagbe-base lang kami sa mga narinig namin sa Mardy. Yes. Yung ang tagal-tagal mo lang ang kakilala, di ba? May masasabi pa sa'yo. Paano naman kaya yung kunting panahon lang? So, yun nga sabi ni Cindy, di ba? Dapat huwag talagang magtiwala ng 100%. Yun talaga, guys. Isaisip nyo talaga yan, guys. Kahit sino yung makakilala nyo or sino yung nakakasama nyo, magtira pa rin kayo ng ano sa sarili. Huwag magtiwala ng basta-basta kahit ano mo lang, relatives mo ba yan or best friend mo ba yan. Kasi hindi mo alam kasi yung tao kasi may mga inside ano din yan, may mga inside something. Inside joke. Inside na ugali na hindi nararapat na pinapakita ganun. So, 'di ba, gaya na 'yung sabi, siguro para sa akin lang, opinion ko lang, 'di ba, 'yung tao na 'yun kasi 'di ba nagsabi na parang 'yung channel na papalitan ng parang Mardy team matatag. So, parang hindi ba hindi pumayag? Hindi ba sila pumayag? Syempre. So, parang question mark. Bakit? Oo. Syempre, ano siguro na offend siguro 'yung tao na 'yun kasi ganyan. So, syempre pag sa mga ano, pero opinion ko lang 'to, siguro syempre pag pinalitan ng ganun 'yung pangalan niya, mas dadami yung ano niya, di ba? Parang ganun siguro. So, masama yung love niya. Tapos, ano na, yun na, ginawa niya, siniraan na. Siguro ganun, ewan ko. Yeah, lesson learned na din kila Mariano at saka Cindy na hindi mag, ano. Hindi naman. Basta-basta magtiwala sa mga nasa paligid nila, kahit close friend pa nila. Hindi naman porke kaibigan mo kasi lagi ka ng pagbibigyan. Hindi sa ano, sa positive side. Maganda yung ginawa nila kasi sa dulo pa rin sa nangyari sa kanila, nakatawa pa rin sila. Tapos parang matatag pa rin ba yung pinagdaanan nila sa dulo na itawa pa rin nila kasi parang napagdaanan na nila parang ganyan na susurvive ba kumbaga, nasusurvive na nila yung mga ganung sitwasyon. Kaya kahit nasasaktan man sila o hindi man sila magpatawad o magpatawad sila, sa dulo, nakatawa pa rin sila kasi alam nila sa sarili nila na kung ano yung tama at ano yung totoo. About naman sayo na guys, no? Naranasan ko po yan guys isang beses. So may pinadala akong isang bagay dun sa tao na yon para i-share sana doon sa isang tao din. Pero nalaman ko na hindi pala nakarating sa kanya. So, ang pangit ng ganun, guys, huwag tayong makasarili. Kung ano, kung halimbawa hindi talaga para sa atin yun, ibigay natin sa tao, sa dapat pagbigyan nun. Huwag tayong, porkit gusto mo yun, hindi mo na ibibigay. Kumbaga yung iba, pinapalitan, di ba? Ganun. Hindi, bakit pa kasi dumadaan sa kanya? Kasi pwede na mag-i-diretso na mismo sa Mardy. Oo nga, parang na sa kanila yun, di ba? Pero siguro, maybe para sa surprise. Connection ba siya doon? Ano ba yun? Baga ganun, parang siguro nagbuka na din siya parang manager ng Mardy. Ngayon nga, yun sabi-sabi, di ba man? So, hindi naman siya manager actually. So, parang naging kaibigan lang kasi fan sila, di ba? Tapos naging reactor sila, tapos naging kaibigan ng Mardy. So, nakakabigla lang talaga, nagulat talaga ako na sila pala yung binabanggit dun sa live. Wala talaga kaming kaibigan. Kaya pinakinggan namin mabuti yung sinabi ng Mardy.
Mardy. At natutuwa ako kasi okay na yung Mardy, di ba? Pero yung damage talaga nandun na ganun talaga. Yung tiwala. Wala na yung tiwala. Kahit siguro, pero mas maganda pa rin humingi ng tawad, di ba? Oo. Eh, sige, sabihin na natin humingi ng tawad, pero wala eh. Tapos Yung kumbaga pa, ano, kahit maging okay man kayo, pero hindi okay. Tsaka patawarin mo parang may gap. Oo, ganun talaga. Tsaka makikita mo naman si Tura na hindi malungkot talaga siya na... Tapos may galit talaga sa mga mata niya. Palaban kasi talaga si Cindy compared kaya. Ano nga, magkaiba sila ng personality, pero... Ay, nagmamahalan sila. May ganyan pala, no? Si Yano kasi parang, sige, okay lang. Si Yano kasi laging okay. Hindi pwede yung ganyan. Nako, papakapakan ka talaga. Si Yano kasi parang ayaw lang niya ng gulong. Kahit siniraan na si Yano, tingnan mo, okay pa din kay Yano. Napatawad na daw. Sana all mabilis magpatawad. Kaya nga. May mga ganyan tao kasi talaga. Nakakainis kayo sa tingin yung ganyan, no? Yung marunong kapag ako, Ewan ko na lang. At least, di ba, nakakainis lang kasi, di ba, katatapos lang yung issue nila nung nakaraan kasi klinos na nila yun. Nagkaroon na naman to, pero klinos na nila. Pero sana sa mga susunod, di ba? Mga nira lang yan. Yan talaga yan. At saka, para sa akin, hindi lang kasi siya napagbigyan. Kaya ganun na yung kinawa. Parang na-insulto siguro. Ang akala niya sa'yo, hindi naman kasi lahat ng kaibigan dapat mong pagbigyan. Hindi naman porque close kayo, may pagbibigyan ka na. Kasi syempre, sabi nga ni Cindy, hindi nga siya gumagawa ng channel niya. Tapos, ano niya lagad, di ba, makikipag-perform, magkasama siya. So, sana wala nang issue sa Mardy. Yes, next time, God. Sana ano na, ay nako. Happy-happy na lang. Happy-happy na lang. Ko, positive. Sabi nila yan. Hindi sa virus ha, di ba sa buhay. Ayan, at hindi na mag-ano nila, puro good vibes na lang. Pero may mga dumang hindi talaga kasi may iwan. Ganyan talaga yun. Ayun na nga guys, so nag-re-wrap kami ano na, last 11 na ng gabi. Yeah. At thank you sa pagsama sa amin. Pasensya na kayo yung reaction namin. Wala sa mga gitna-gitna kasi... Hindi talaga namin alam yung buong kwento guys at mahirap naman mag-react na yung magawa-gawa din kami. Hindi din naman namin alam yung buong kwento pero at least di ba sigurado ibabash din kami. So okay na yung Mardy so move on na din tayo no? Yes! Kasi klinos naman yan. Klinos naman na nila. Parang alam na nila panghawakan yung kung ano man yung sitwasyon na meron sila. Parang ganyan. Parang hindi mo kami matitibag parang ganyan. Yung ano nila. So hanggang hanggang kailan yung tatag ng Mardy? Kasi ang dami ng pinagdadaanan. So, sana maging matatag pa kayo pareho. So, yes guys! So, close na din namin. Kung nangangin nagtatag ko, so, di nyo yun, nakangiti kami apat. Kasi, di ba sabi nga, magiging positive tayo sa lahat ng nangyayari ngayon. Kasi, alam mo naman, di ba? Pero alam po, nasaktan talaga si Cindy. Oo, yung itsura niya kasi. So, yun na nga guys! Yung namin. Tataposin yung reaction video namin kasi medyo late-late namin. May pahabol lang yung inakala mong kaibigan, tapos ganun ba? Hindi pala. Nanggigigil kami. Kasi sa akin nila yung so, pagpera talaga. So, ayun na nga guys, if you like our reaction video for today, please like, share, and subscribe! Bye-bye guys!